are gathered here today to celebrate the step of faith made by Elver and Mcreyna to affirm with grace the goodness of the Lord of life and love. Let us rejoice in God's presence with us as Elver and Mcreyna celebrate this life together. For this day, they have decided to be one. Let us all pray. God of love, who has brought these two together to be made one in holy marriage, we now pray that you bless them with every good and perfect blessing. May their love continue to grow. May they have the strength to share each other's joys and sorrows. Grant us the gift of your presence in our midst as we join them in their intention to establish a home and the fulfillment of life together. Amen. The Word of God says, love is patient, love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Hanggang saan ba tayo dadalhin ng pagmamahal? Hanggang kailan ba tayo sasamahan ng pagmamahal? Tayo ay pinagpala sa umagang ito dahil sa lugar na ito, inala tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Elver at ni Mcreyna. Dahil ang pagmamahal ang siyang namumuna at makapangyarihan sa buhay nila. Sabi sa salita ng Diyos, ang pagmamahal daw ang pinakadakila sa lahat. Pinakadakila siya dahil ang Diyos ang author, ang ating Panginoon, ang pinagmulan. Ang Diyos din ang naglagay sa ating mga puso, sa ating mga damdamin, nitong pagmamahal. At maging perpekto, maging kumpleto ang pagmamahal na ito kapag dumating ang araw na makasama natin ang taong dinisenyo ng Diyos sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, it is not good for a man to live alone. Kaya binigay ng Diyos ang kapares at magiging kasama niya habang buhay. Kasama sa hirap, kasama sa kasakit, kasama sa ligayahan, kasama sa prosperity, maging sa problema at kakaharapin sa inyong mga buhay. And it is good to see bagay, it is suited sa buhay ni Elver na may partner at bagay din kay Mcreyna na mayroong partner. At masasabi natin na bagay kayong dalawa. Bagay hindi dahil sa nagmamahalan kayo. Bagay hindi dahil sa you shared together with one feeling. Pero bagay kayo dahil kayo ay dinisenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Magiging kumpleto ang buhay, magiging kumpleto ang pagmamahalan kapag ka meron kang kapartner, kapag ka meron kang kasama. Elver and Mcreyna, nawa ang pagpapala ng Diyos patuloy na maging kasama ninyo sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Ngayon, atin ang pribileyo na makapakinig ng vows o pangako ng bawat isa. Aking mother, tapong naman natin sa isa't isa na malayo na rin yung narating ng ating relasyon. Halos sa tapos na yung kasalukuyang yugto at ito na nga, papunta na tayo sa bagong kabanata. At bago sana habis din akong sasabik kasi at natutuwa kasi medyo excited kaya itid sa mga bagong hamon ng pagsubok sa taong iyak at tawa sa ng lungkot at ligaya. Ilang naging karanasan na rin naman natin maging istanghero, bigan naman tayo sa naging magkasintahan hanggang ngayon ay mag-aasawa na. May alam na rin tayo sa mga kwento ng buhay natin sa isa't isa. Sa pamilya natin, sa mga gusto at ayaw natin.
Pinapangako sa iyo na kahit anong mangyari, ako ang iyong kalit na kaibigan, ang iyong kuya, ang iyong business partner, at yung asawa. Kahit minsan may hindi tayo napagkasunduan, parehas naman tayong nagger, minimal natin sa hindi, pinapangako sa iyo na sa pagiging insensitive ko minsan, dadating yung araw na mababago ko yung sarili ko para sa atin. Alam kong nandyan kayo yung mga pamilya, lalo-lalo na sa'yo, saka yung magiging pamilya natin na magiging aalalay sa akin para sa sasabay nating uhubugin at hulmahin hanggang sa huli. Matapos natin yung istorya ng ating nobela ang sa maging happy ending siya. Always happy ending. Gusto ko sanang English yung sentence kaso medyo ano, para dramatic kaso kasi iyak ka kaya medyo ano na lang, Tagalog na lang para at least ito so, pautal-utal ako eh sasabi ko pa rin kasi baka mamali ako ng sentence. Yung iyak ka eh sasabihin mo bakit pangit ko na, ganun ka na naman. So, yung mga pangako sa iyo mga bro, ikaw lang yung aking mamahalin. Ikaw lang yung nag-iisang mga bro ko sa buhay. Kaya din ka mga bro. Hi bro. Patient. I will understand you. Pagod na ako na intindihan ka minsan. Pero magpapahinga lang ako. At sisiguraduhin ko na hanggang huli, tayo pa ang mananalo. Ano lang ang linyan nyo? Bro, hindi nyo mag-aday. I promise to be your cheerleader, co-partner, partner in crime. Samahin kitang tumain sa buhay. At sasamahin kitang kumain at tuyo. I want to share every sadness and tears with you. I will always be your best friend at sabay natin lulusubin ang mga ato na darating sa ating buhay. Hanggang sa makarating tayo sa paraiso na ating pinapangan. Kasama ang mga magiging anak natin. I love you since day one. Again, we congratulate Elver and Mcreyna. Elver bilang isang airman, Air Force, tagapaglingkod at tagapagtanggol ng ating bansa. Ikaw ngayon ay magiging
buhay hari. Hindi ibig sabihin na ikaw ay magiging supreme sa buhay ninyo bilang mag-asawa, kundi magiging hari ka dahil parang nasa himpapawid ka na. Dahil binigay ng Diyos ang magiging kumpleto o makakumpleto sa buhay mo. And Mcreyna, ikaw ay mamumuhay bilang reyna. Dahil nandito na ngayon ang hari ng buhay mo. Magiging buhay reyna ka dahil mamahalin ka at ipagtatanggol ka ng Air Force ng buhay mo. Ililipad ka niya at sabay kayong aabutin ang inyong mga pangarap sa buhay. Elver and Mcreyna, we assume that both of you have earnestly sought the will of God before you decided to enter this lifelong contract. Marriage, because it is ordained by God, it is so sacred that therefore must be done in holiness by the grace of God. Elver, may isang bagay na inaasahan namin galing sa iyo o manggagaling sa iyo bilang magiging asawa ni Mcreyna. Ito ay ang imahalin at ibigin siya ng buong buhay mo. Buong buhay. Not partial, hindi kalahati, kundi buong buhay mo. Remember that she is a special person created by God only for you. She was designed para sa iyo. She is not just your possession, but she is your wealth. Take care of her as a gift of God to you to be your lifelong partner. Gayun din sa iyo, Mcreyna. Something is also expected from you as soon to be wife to Elver. Remember that there is no fear in love, but perfect love drives out fear. You must be open to him. You need to share ang mga nararamdaman mo. You need to share kung ano yung mga mithiin mo. Share everything to him. Tell him when you are hurting. Let him know what you feel. It could be more meaningful if you share each other's feelings. You need to discover all your or both of you, your imperfections, so that you may be able to correct each other and help each other. And may the Lord of love grant you both wisdom to discover the way of the Lord in leading you to a satisfying and fulfilling marriage life. Elver, will you help this woman to be your wedded wife, to live in the holy state of marriage? Will you love her, comfort her, honor her, and keep her in sickness and in health, for richer or for poorer, as long as you both shall live? Yes, Pastor. Mcreyna, will you have this man to be your wedded husband, to live together in holy state of marriage? Will you love him, comfort him, honor him, and keep him in sickness and in health, for richer or for poorer, as long as you both shall live? I do, Pastor. Thank you. Sana nawa ay tulungan kayo ng Diyos na magawa ang part ninyo sa buhay ng bawat isa. At dumating man ang panahon na kayo magka-problema, pagsubok sa inyong buhay mag-asawa, this day will mark a very important day sa buhay nyo. Anniversary nyo, then also ang wedding day nyo. Remember, 10 years, 20 years from now, itong mga pangako nyo sa buhay ng bawat isa. May these words affirms you. Lagi nyong balik-balikan itong mga pangako nyo sa buhay ng bawat isa. That you will be with him in ups and downs, in sickness and in health. Alalahanin nyo yun. Upang yun yung magbalik sa inyo palagi sa inyong inumpisahang relasyon. And I will give you this proof bilang tanda ng inyong relasyon. Magbibigay ito ng simbolo ng status nyo sa buhay. I will give you these rings to Elver and Mcreyna. This ring symbolizes endless relationship, endless love, endless family, and endless life. Nagsisimbolo din ito ng bilang metal na maging matibay ang inyong relasyon. Itong singsing ay magsisimbolo din
ng status ninyo sa buhay na magpapakita ito that you are no longer available and you are no longer single. Mcreyna, kamat, wear this ring as a symbol of my love to you. This will confirm my status that I am no longer single but married to you. It will remind you that today you have become mine and I am yours. With ring, my love to you is endless. Treasure this as you treasure me. Keep this so that you respond. I love you. And now, I give to you, to both of you, this book of life. Dito nakasulat yung magiging buhay natin. Ituturo sa atin dito kung paano natin masusunod yung plano ng Panginoon sa buhay nyo at sa buhay nating lahat. Ito ay magiging pundasyon, magiging haligi, sandigan ng buhay nyo. Ito ay nagsisimbolo ng salita ng Diyos. Naway samahan kayo sa inyong araw-araw na pamumuhay hanggang sa maging matagumpay, maging successful ang buhay nyo. Nawa, lagi nyong iisipin that without God as the center of our relationship, we are ruined. But then, I entrust this word of God to you na magpapaalala sa inyo na ang Diyos, ang ating Panginoon, ang maging sentro ng inyong relasyon. At ngayon, let us witness the signing of contract upang maging legal ang ating gawain sa oras na ito. We will request two witnesses, Jester and Felma, samahan kami dito sa harap upang magpirmahan tayo ng ating kontrata. We are about to end this ceremony at nagpapasalamat ako dahil naging kabahagi ako ng inyong relasyon at ng inyong pagmamahalan at naging kabahagi ako sa special na araw sa buhay nyo. And allow me to offer a prayer. Ito ang may papabaon ko sa inyo sa inyong bagong venture, bagong kakaharapin yung buhay. Maybe maninibago kayo dahil nung una, nung single pa lang, may personal kayong mga mitiin at personal na lakad, personal na plano. Pero ngayon, maninibago na kayo dahil sa bawat plano nyo, you need to consider each other. Kasama kayo sa plano. Magkasama kayo sa pagharap ng itong mga plano. At yung planong yan, para sa ikabubuti ng buhay nyo. So let us pray. God of love and mercy, show your compassion in this couple who have come before you in the presence of their friends and loved ones to pledge themselves to live together in holy state of marriage. Grant them the strength and patience, the affection and understanding, the courage and love to abide together in peace and mutual growth according to your will for both of them. Lord, we pray that you will always bless them. Nawa ang patuloy na pagpapala ang maging kasama nila sa kanilang pamumuhay. Ibuhos niyo po ang inyong pagpapala, ang biyaya at habag sa buhay ng bawat isa. Lord, I bless the life of Elver and the life of Mcreyna as they decided to live together. Nawa ay tulungan niyo po sila, kasihan niyo po sila ng inyong banal na espiritu at patuloy na mag-ibabaw ang pagmamahal sa buhay ng bawat isa. Hindi ang anumang mga pagsubok, suluranin o mga problema na kanilang kakaharapin, kundi ang pagmamahal na itinanim niyo po sa kanilang mga puso at buhay ang maging sentro at maging simbolo ng inyong pong bendisyon. And I bless them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Inasmuch as Elver and Mcreyna have consented to be joined together in marriage, with the abiding presence of our God and with the presence of these witnesses,
by the authority vested in me as Minister of the Gospel in the Republic of the Philippines, I now pronounce them husband and wife in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. What God has joined together, let no man separate. It is my joy and honor to present to you Mr. and Mrs. Elver and Mcreyna Abyado. Elver, at ang hinihintay ng lahat, ang highlight, ito yung inakandang parte ng ceremony. Ready na ba ang lahat to capture this moment? You may now kiss your wife. Pwede ba tayo makahingi ng palakpak man lang dyan? One more kiss. Congratulations. One more. Yes, congratulations once again. So this ends here.